Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kalusang may kamayapan, pinupuri ka
ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami ay maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan. Nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig para raanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pabalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote'y pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang umihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka." Ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong
sa kaniya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kadalasan, kay Jesus nang gagaling ang mga aral na nais niyang matutunan ng kaniyang mga alagad at ng mga taong sumusunod sa kanya. Si Jesus ang nangangaral at sa kanya galing ang mga aral. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari dahil ang bidang lalaki sa ating kwento ang siyang magtuturo sa atin ng aral para sa linggong ito. Ang bidang lalaki ay si Bartimeo, na anak ni Timeo. Si Bartimeo ay isang bulag na namamalimos sa tabi ng daan. Base sa ating kwento, bukod sa siya ay may kapansanan, si Bartimeo ay mahirap. Isang pruweba na siya'y mahirap, siya ay namamalimos. Noong panahon ni Jesus, ang mga may kapansanan ay hindi maaaring makihalubilo sa mga taong normal. Hindi pwede silang makisama sa mga tao. Kaya nga, noong dumaan si Jesus, siya ay nagsisigaw. Siya ay nagsusumigaw para lang mapansin ni Jesus. Bukod sa hindi siya literal na makalapit kay Jesus dahil siya'y bulag. No? Hindi siya makalapit dahil hindi niya nakikita si Jesus. Hindi din siya pinapalapit ng mga tao. Kaya nga, pinagbawalan siya ng mga ito. Kaya nga kahit siya'y sumisigaw, pinatahimik si Bartimeo. Noon pa man, ang mga mahihirap at may mga kapansanan ay walang boses sa lipunan. Kahit na literal na sumisigaw, pinatatahimik at pinagbabawalan ng iba. Ito yung sitwasyon ni Bartimeo. At ang tanging mayroon lang si Bartimeo ay ang kanyang balabal. Ang balabal lang ang kasangga ni Bartimeo sa kanyang buhay. Maraming gamit ang balabal noong panahon ni Jesus. Ang balabal ay isang makapal na tela na ginagamit panangga sa mainit at malamig na klima. Kaya nga, no? Kung makikita natin yung itsura ng pananamit noon, di ba? Merong balabal sila, no? Yung balabal na yon hindi manipis na tela, kundi makapal, no? Dahil ginagamit ito panangga sa init at lamig. Ang balabal din ay nagsisilbing silungan. Panakip nila, pangsilong, lalo na kapag sila ay naglalakbay at nasa daan. Ganito yung gamit ng balabal. Ito ang importansya ng balabal. At sa kabila ng napakaraming gamit
at napakahalaga ng balabal para kay Bartimeo nang magkaroon ito ng pagkakataon na makalapit kay Jesus. Binitiwan niya ito. Iwinaksi niya yung kanyang balabal. Nakakapagtaka. Pwede namang hindi niya ito binitiwan. Nakakapagtaka, pwede namang daladala pa rin niya ito nung siya'y lumapit kay Jesus. Dahil mahalaga ang balabal, pwede namang hindi niya itinapon nung siya ay lumapit kay Jesus. Dalawang bagay ang nais ipakita ni Bartimeo, kaya iwinaksi niya o itinapon niya yung kanyang balabal. Una, anumang hirap ng isang tao, lahat tayo ay may pinahahalagahan na hindi mabitawan. Anumang hirap ng tao, lahat tayo may mga pinahahalagahan na hindi mabitawan. Maaring sa iba, hindi lang material. O maaring sa iba, material. Pwedeng pera o anumang bagay ang hindi mo mabitawan. Pero pwede rin namang hindi ito material. Katulad na lang ng posisyon. Yan. Hindi mabitaw-bitawan ang posisyon. Wala nang ang nagawa, gusto pa rin magkaposisyon. O kaya, no, pansinin nyo, ang tanda-tanda na, ayaw pang magretiro, ayaw pa rin bumitiw sa posisyon. Pwede naman para sa iba, kapangyarihan. No? Ang rangya na nga ng buhay, gusto pa may kapangyarihan. Baka naman yung iba, bisyo. Bisyo yung hindi mabitaw-bitawan. Yung may sakit na at lahat-lahat, ayaw pa ding huminto. Di ba? Nagtataka ka, no? Naghirap na, naibenta na lahat ng gamit, pero sugal pa rin ng sugal. May sakit na at lahat-lahat, sigarilyo pa rin ng sigarilyo. Hanggang sa huling hininga, ayaw pa rin bitawan ang bisyo. Baka naman yung iba rin, kasalanan, yung hindi mabitaw-bitawan. Alam na ngang mali, alam na ngang kasalanan, pilit pa ding pinapanindigan. Akala kasi natin, ito na lang yung mga importante sa ating buhay. Akala natin mahalaga ang mga ito. Akala natin hindi tayo mabubuhay kung ang mga bagay na ito ay bibitawan. Lahat tayo sa isang banda ay mayroong mga pinahahalagahan na hindi mabitaw-bitawan. Pangalawa, ang nais ituro at ipakita ni Bartimeo sa pagbitaw sa kanyang balabal ay anumang halaga ng isang bagay sa Diyos, hindi natin ito maipapantay. Anumang halaga ng isang bagay sa Diyos, hindi natin ito maipapantay. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Kahit pa tila ayaw natin itong bitawan. No? Para sa iba, no? Akala nila walang katapusan ang kapangyarihan. Akala nila walang katapusan ang pera. Akala nila walang katapusan ang bisyo. Kaya nga, may iba, ganun na lang kung sambahin ang kanilang mga pinanghahawakan. Ganun na lang kung paikutin ang mga ito
sa kanilang mundo. Tandaan po natin, mga kapatid, ang isang bagay ay nagkakaroon lang ng saysay kung Diyos ang nagbigay. Ang isang bagay ay mayroon lang saysay sa ating buhay kung Diyos ang nagbigay. Kung hindi ito galing sa Diyos, hindi ito mahalaga. Kung hindi ito binigay ng Diyos, kung hindi ito biyaya ng Diyos, walang halaga yan sa iyong buhay. Sa huli, tanging kay Jesus lang natagpuan ni Bartimeo ang tunay niyang kailangan. Kaya no, paalala sa atin, no, ano ba yung mga mahalaga sa ating buhay? Kung ano man yon, dapat galing sa Diyos. At kung nag-iisip ka pa ng mga bagay na importante lang sa iyong buhay, hilingin mo yon sa Diyos. Kaya kung hindi ibinibigay ng Diyos, huwag kang nagtatampo. Huwag kang nagagalit. Dahil kung hindi ibigay, ibig sabihin, wala itong saysay. Kung hindi man ito ibigay, wala itong saysay. Si Bartimeo, kay Jesus lang niya natagpuan ang kanyang pangangailangan. Yung matagal na niyang pinanghahawakan na balabal, kanyang binitiwan at iwinaksi dahil tanging Diyos lang ang dapat niyang pinahahalagahan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Mahabagin upang palayain tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan at tanglawan ang ating puso at isip. Buong tiwala tayong humiling at ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulati ng bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan, tulad ng mga bilanggo at mayihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad, at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies,
Ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo nila at samahan sila ng aming mga panalangin at mga suportang materyal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Marami tayong hinahanap at kailangan sa buhay, pero ilapit lang sa Diyos ang tunay nating mga kailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Diyos naming Ama, itulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nangangailangan. Sa tulong ng iyong grasya, matulungan nawa namin sila, sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan, upang ang pagdilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw niyang ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinakila ng lahat ang napalito
siya nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman
Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno.